Come along with us as we travel with Marga Tuzon, going on a trip and discovering Port Barton, Palawan. Day 1, our arrival dito sa airport ng Puerto Princesa, Palawan. 4 a.m. nga pala yung flight ko from Manila and nakarating pala ako dito around 5:30. Bale, dito na nga pala sa airport ang aming meeting place at assembled area. So yun nga, finally nakita ko na si Idol Marga at ang mga makakasama ko sa group tour na to. Teka, familiar. Wait, what? Hindi namin in-expect na makakasama namin ang social media influencer na si Sir Justin Lozares. Damn, I'm so excited. After pala namin makumpleto ay bumiyahe na kami ng Port Barton. And 2 hours nga pala yung biyahe papunta dun. Kaya tamang seat back and relax muna tayo. Around 10 a.m. na nga pala kami nakarating dito sa Port Barton. Naaamoy ko na ang halimuyak ng dagat. Let's go! Dito nga pala kami sa Ausan Beachfront Cottage and Restaurant magche-check-in. Ang ganda ng view dito guys, promise! Habang nag-aantay nga pala kami ng aming rooms ay nag-lunch muna kami dito sa Elsa's. After that, bumalik kami ng Ausan at ito nga pala yung room namin. Wala pala kaming ganap today kaya gumala lang kami at nanood ng sunset. Napakarami nga palang foreigner dito guys. Pagkatapos namin gumala ay nag-dinner kami dito sa The Beach Barn Resto Bar. So that was our first day. Day 2. Day 2 sa puso ko. De joke lang. We started our day with a breakfast para may energy kami mamaya sa aming first activity na gagawin, which is an island hopping. This is Kuya Juris nga pala ang napakakwela naming tour guide. Hindi talaga maiiwasan ang photo ops. Ginawa ba namang photographer si Idol Marga? It's snorkel time! Let's go! Feeling diver lang yan, mga bossy. Wait, may nakita ako, guys. Hindi ako lang makita yung mga ganito. Dito yung idol ko. Ayun o! Ay, ako ba? Sorry, I'm a fish. Pare-up din. Serena ba? So, Sir Justin, guys. Hello. Pagkatapos nga pala namin mag-snorkel sa Twin Reef, ang next destination na pupuntahan namin ay ang Maxima and Exotic Island. Magpapalipad nga pala ako ng drone para makita nyo naman yung overview ng Maxima and Exotic Island. Brings me to my knees. Nag-dive nga pala kami sa turtle spot kaso wala kami nakitang turtle. Buwis buhay nga pala yung pictorial nila dito sa Maxima Island. Muntik na nilang magamit ang travel insurance. Dito na nga pala kami magla-lunch sa Maxima Island. Get out! Happy birthday, Sex Bomb Marga! Nilaro talaga mo! Happy birthday! Pagkatapos pala naming kumain at magpakabusog ay mag-hike pala kami papuntang Exotic Island. Day 2 pa lang guys, napakarami ng ganap, so I will make it faster. Nag-snorkel at diving nga pala kami dito sa may Fantastic Reef. Our next destination is Sandbar and they called it Luli Island kasi it's lulubog lilitaw. Day 3, last day of our island hopping. First destination this day is nag-snorkeling and diving kami dito sa Wide Reef. Next destination is sa Lagoon Reef. For your information mga bossing, first time ko nga pala to. Ibay at lakas ng loob lang ang dala ko. Never akong nag-free diving lesson. Next stop is sa Gilligan's Beach Resort. Napakaganda nga pala dito guys.
Habang ine-enjoy nga pala namin yung place ay dito na din kami nag-lunch. Our next destination is Bigaho Beach and Bigaho Waterfalls. Nasa around 10 to 15 minutes nga pala yung walking papunta sa Bigaho Waterfalls. For our last destination for this day is Kapsalay Beach. So that includes our day 3 and we're heading back to Port Barton. Day 4. Nag-jogging nga pala kami ni Bella early in the morning. Nag-iaya kasi siya kagabi kaya pinagbigyan natin. After namin mag 5K run ay nagkayak pala kami. Pagkatapos nun ay nag-prepare na kami for our land tour this day. By the way guys, our first destination this day is Bato ni Ningning. Mahigit 1 hour and 47 minutes nga pala yung travel time mula dito sa Port Barton papunta doon. Yung tinatayuan ko nga pala guys is Bato ni Ningning at yung nasa likod ko is San Vicente Long Beach. So this is the aerial footage. Next stop is Viewpoint. At dito na nga din pala kami nag-lunch. And lastly, the longest white sand beach in the Philippines, San Vicente Long Beach. This is our last day. Last day, pero may pupuntahan pa kami. Dahil pupunta kami sa Pamayan Falls. Hey! Actually guys, this is not included sa itinerary. This is our last day dito sa Port Barton. Pero maaga kaming nagising ni Gwyn para mag-side trip. 11 AM pa kami aalis kaya may oras pa kaming gumala. 300 pesos lang to guys kasali na tour guide at pamasahe. Tapos maglalakad ka around 8 to 10 minutes para marating mo yung falls. The hardest part in this travel is yung uwian na. Mamimiss ko sila. First time ko nga pala mag-travel bilang isang joiner. But the experience was so fun. Nag-enjoy talaga ako kasama sila sa travel na to. Tama nga sila na a journey well shared is a journey well enjoyed. Ang drama ko guys, no? Bye-bye! And that's for today's video. Peace!